They Are Gone Too Soon. Ang mga komedyante na ito ay ginulat ang mundo ng showbiz nang sila ay pumanaw ng maaga. Narito ang listahan. The Philippine Showbiz List presents mga komedyanteng Pinoy na maagang pumanaw. Mahal. Si Noemi Tesorero, o mas kilalang Mahal, ay pumanaw noong August 31, 2021 sa edad na 46 dahil sa COVID at gastro illness ayon sa kanyang kapatid. Pinanganak si Mahal sa Virac, Catanduanes noong December 29, 1974. Si Mahal ay nagsimulang sumikat noong 90s dahil sa kanyang angking liit at pagiging masayahin. Lumabas din siya sa mga sikat na palabas tulad ng Masayang Tanghali Bayan, Anak ni Janice at ang katatapos lang na serye na Oh My Love. Sa kanyang last vlog na ipinalabas sa Kapuso Mo, Jessica Soho, binisita niya ang kanyang noong co-star na si Mura. Tila ba si Mahal ay may sinabing premonition bago siya pumanaw? Anya, kapag halimbawa na wala ako sa mundo, mayroon akong kunting na itulong sa'yo. Redford White. Ang komedyanteng si Redford White ay pumanaw noong July 25, 2010 sa edad na 54. Si Sir Priano Cermeño sa totoong buhay ay ipinanganak noong December 5, 1955 sa Cebu. Si Redford ay unang napanood sa TV sitcom na School Bukol ng Tito Vic and Joey noong 1970s at sa kanyang huling dalawang palabas sa telebisyon na Daddy D. Dudo sa GMA noong 2000s at Cocaine sa ABS-CBN noong 2007. Pumanaw sa sakit na lung cancer sa Redford White ayon kay Simon Serrano na malapit na kaibigan ng pamilya. Babalu. Si Pablo M. Sarmiento o mas kilalang si Babalu ay nakilala dahil sa kanyang trademark na mahaba na baba. Ipinanganak si Babalu noong June 29, 1942 sa Sampaloc, Manila. Nakilala siya sa mga palabas na Home Along Dariles bilang si Mang Richie at sa Okie Dokie Dok bilang si Papsi. Taong 1998 ay nagkasakit si Babalu pero patuloy pa rin itong nagtatrabaho at kanyang sinikreto ang kanyang karamdaman sa kanyang mga katrabaho. Sinubukan ni Babalu na ipagamot ang kanyang sakit sa Amerika ngunit sinabihan na lang siya ng doktor na igugol na lang niya ang kanyang mga huling panahon kasama ang pamilya niya. Namatay si Babalu noong August 27, 1998 sa edad na 56 dahil sa liver cancer. Lee Chas. Ang stand-up comedian at former Wawawin co-host na si Lichaz Nightingale o Richard Yuzon sa totoong buhay ay pumanaw noong May 1, 2021 sa edad na 43 sa kanyang bahay sa Kamuning, Quezon City. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan si AJ Tamiza, may sakit na diabetes si Lichaz at dahil sa COVID na stress at na-depress ito kaya pumayat. Sa tingin ng kaibigan ay ang komplikasyon ng sakit niya ang dahilan ng maagang pagpanaw ni Lichaz. Nang linisin ang kwarto ni Lichaz, may diskubring huling liham mula kay Lichaz para sa kanyang kaibigan na si AJ na tinawag niyang best friend, partners in crime at sister from another mother. Shalala. Ang comedian at radio personality na si Carmelito Reyes o mas kilalang Shalala ay pumanaw noong June 23, 2021 sa edad na 61 dahil sa sakit na pulmonary tuberculosis. Pinanganak si Shalala noong January 20, 1960 sa Maynila. Ayon sa kapatid ni Shalala na si Anthony Reyes, na-confine pa si Shalala sa National Kidney Institute pero noong lumabas na siya ay mahina pa rin. Sinubukan pa siyang i-revive pero tuluyan pa rin siyang nawala. Si Shalala ay naging co-host ng Walang Tulugan with the Master Showman sa GMA7, Juicy at Swerte-Swerte Lang sa TV5 at naging guest sa mga TV shows tulad ng Bubble Gang, Home Sweetie Home at Banana Sunday. Ate Shawi. Si Ate Shawi o Marvin Martinez sa totoong buhay ay nakilala bilang impersonator ni Sharon Cuneta at isang stand-up comedian. Pumanaw siya sa edad na 45 noong July 26, 2021 dahil sa sakit na liver cirrhosis with complications. Ayon ito sa kanyang pamangkin na si Ronica Rolin de Jesus. Bigla na lang daw huminto sa paghinga si Ate Shawi. Sa Chinese General Hospital pumanaw ang komedyante at nakirami rin ang aktres na si Sharon Cuneta sa pagkamatay nito. Kim Idol.
ang komedyanteng si Kim Idol ay pumanaw noong July 13, 2020 sa edad na 41. Si Michael Argente, sa totoong buhay, ay isang stand-up comedian at isa ring volunteer frontliner bilang quarantine officer sa Philippine Arena. Natagpuan na lamang si Kim na walang malay sa loob ng naturang lugar. Sabi na kanyang ina na si Mrs. Maria Argente na may iniindang sakit na pala si Kim mula pa noong 2015. Ito ang arteriovenous malformation, isang abnormal na pagkabuhol-buhol ng mga ugat na kumukonekta sa puso. Baba G. Si Baba G o Alfredo Cornejo sa totoong buhay ay namatay noong May 4, 2020 dahil sa sakit na TB at malnutrition. Ang 35 years old na komedyante ay lumalabas noon sa mga TV shows tulad ng Bubble Gang at na-feature din ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, kasama ang kanyang kaibigan na si Ciro Taralio. Ayon kay Ciro sa pagkawala ni Baba G, "Goodbye is not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean I'll miss you until we meet again." Richie D. Horsey. Si Ricardo Reyes o mas kilalang Richie D. Horsey ay sumikat sa mga palabas na Eskol Bukol at naging sidekick nila Tito Vic at Joey sa mga pelikula noong 1970s. Pumanaw si Richie D. Horsey noong April 17, 2015 dahil sa sakit na diabetes, kidney failure at brain stroke. Ito ay ayon sa kanyang kaibigang aktres na si Bibeth Orteza. Sammy Lagmay. Kilala si Sammy Lagmay sa mga palabas na Pilya and the Pilot, Okie Dokie Dok, Pwedeng Pwede, Aalog Alog at Abangan ang susunod na kabanata. Pinanganak sa Basilan si Sammy at panganay sa magkakapatid. Nagsimula bilang utility personnel sa IBC 13 at nagpa-extra-extra sa mga TV shows. Mula pa noong 2010, si Sammy Lagmay ay may iniinda ng sakit tulad ng diabetes. Lumala pa ito na magkasakit din ng kidney failure at napilitan itong magpa-dialysis. Pumanaw si Sammy noong June 26, 2013 sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan sa edad na 55. Hans Mortel. Si Hans ay dating comedian co-host ng Face to Face kasama si Amy Perez sa TV5. Naging isang stand-up comedian din siya sa Laughline Comedy Bar. Ayon sa kanyang kapatid na si Jean Mortel Chuponco, labis na naghirap si Hans sa pakikipaglaban nito sa kanyang karamdaman. Pneumonia in immunocompromised state ang dahilan ng pagpanaw nito noong July 14, 2021 sa edad na 48. Si Bentong o Domingo Vosotros Brotamante Jr. sa totoong buhay ay pumanaw noong February 9, 2019 sa edad na 55. Pagsisikip ng dibdib at hirap sa paghinga ang dahilan ng kanyang kamatayan. Dinala agad siya sa malapit na ospital at doon binawian ng buhay. Heart attack ang tinuturing na sanhi nito. Si Bentong din ay may sakit na diabetes ayon sa kanyang asawa na si Cecile Bernal. Sumikat si Bentong sa mga noontime shows tulad ng Magandang Tanghali Bayan at Wawawi. Chocolate. Si Jonathan Aguilar Garcia o mas kilalang Chocolate ay sumikat sa mga palabas sa ABS-CBN gaya ng Marina, Mara Clara at Kampanerang Cuba. Sinugod sa ospital si Chocolate dahil sa hirap sa paghinga at pagkahilo. Ito ay kasagsagan ng kanyang town show sa Abra. Pumanaw si Chocolate noong March 9, 2019 sa edad na 48. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaibigan ni Chocolate sa pagpanaw niya, gaya ni na Vice Ganda, Poo, Kay Brosas at Pokwang. Tado. Si Arvin Tado Jimenez ay isa sa mga nasawi sa disgrasya ng pampasaherong bus papuntang Mountain Province noong February 7, 2014. 39 years old siya nang namatay. Ayon sa otoridad, mechanical failure ang sanhi ng aksidente. Kasama rin sa mga sugatan ang kanyang asawa at dalawang anak niyang lalaki. Nakilala si Tado sa mga palabas tulad ng Art Jam at Sineskwela. Siya rin ang nagmay-ari ng Limitado graphic t-shirt. Black Jack. Isang rapper-comedian si Joey Formaran o mas kilalang Black Jack. Nakilala si Black Jack sa mga kantang Modelong Charing, Good Boy, Magic Kapote at Asin at Paminta. Hinihinalang nagpakamatay ang komedyante dahil sa depresyon. Natagpuan ito may plastic bag sa kanyang ulo at mahigit 3 oras na itong patay bago siya natagpuan. Ayon sa pulis, walang indikasyon may foul play sa nangyari kay Black Jack. Pumanaw si Black Jack noong November 21, 2016 sa edad na 47. Joy Viado. Pumanaw si Joy Viado noong September 10, 2016 sa edad na 57. Umuwi galing sa kanyang kaibigan si Joy nang biglang mahirapan itong huminga.
Dinala pa sa ospital si Joy, ngunit huli na ang lahat at ito ay DOA na. Napag-alaman na may sakit din siyang diabetes ayon sa kanyang anak. Nakilala si Joy Viado sa mga palabas tulad ng K at Ako at Love You. At sa mga pelikulang 5, Desperadas 2, Shaja Saturna at My Illegal Wife. Rene Requestas. Ang komedyante si Rene Requestas ay isa sa mga pinakasikat na komedyante sa Pilipinas noong 1980s hanggang 1990s. Naging ka-love team ni Rene si Chris Aquino sa movie series na Pido Dida. Naging sidekick din siya ni Joey De Leon sa Tarzan at gumanap bilang si Chitae. Pumarap ang komedyante noong July 24, 1993 sa edad na 36. Ang sanhi na kanyang pagkamatay ay TB dahil daw ito sa kanyang pagiging heavy smoker at pag-iinom. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!